Ano nga ba ang mga requirements para makapag-apply bilang isang factory worker dito sa Taiwan? Hi guys! Ako nga pala si Mika, OFW dito sa Taiwan. Alam ko, litong-lito na kayo sa buhay. At ito na yung mga requirements para magkita-kita na tayo dito sa Taiwan. Una sa listahan ay ang passport. Guys, huwag kayong mag-a-apply na wala pa kayong passport ha. Kailangan nyo din ng e-registration at payos. Mika, saan ba makikita yon? Search nyo sa Google at magre-register kayo doon guys. I-fill out nyo din yun ng maayos ha. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkakamali sa e-registration at saka sa payos dahil ang hirap-hirap niyang i-edit. So make sure pag i-fill out nyo yun, ayusin nyong mabuti at i-fill out nyo ng maayos. Kailangan nyo din ng Certificate of Employment or Company ID. Huwag nga pala kayong magsisinungaling sa mga documents nyo guys. Kung wala kayong experience sa factory worker, okay lang yun. Kung 4 years graduate ka naman, diploma and transcript of records ang kailangan mong i-provide. Kung 2 years course graduate at senior high school graduate, high school diploma and form 137 naman ang kailangan nyong i-provide. Kung undergraduate naman kayo, huwag kayong mag-alala. Makakapag-apply pa rin naman kayo. Ang hinihingi naman nila is TOR, high school diploma and form 137. Kailangan nyo din makapag-provide ng PSA or NSO. Hinihingi din nila yung local civil register or live birth. Alam ko may magtatanong sa inyo, pwede po bang makapag-apply ang late register? Tumatanggap po ba sila ng late register? Guys, ang daming late register na factory worker dito sa Taiwan. Meron nga akong katrabaho, 3 months late register siya. Nag-apply lang siya tapos nung na-select na siya at mag-visa appearance na sila, pinasulat lang siya ng letter kung bakit siya late register. Huwag kayong mag-alala guys, maikli lang naman yung letter na isusulat nyo. Saka igaguide naman kayo ng agency pagdating sa ganun. Kailangan nyo din ng 2x2 pictures. Damihan nyo na guys, lalo na kung mag-a-apply kayo sa iba't ibang agency. Kailangan nyo din ng UMID or National ID. Guys, kapag walang UMID, pwede ang National ID. Kapag walang National ID, pwede ang UMID. Kapag wala boss, kumuha ka muna kasi talagang kailangan yun. Additional requirements is NBI clearance valid for 6 months. Para naman sa mga married, marriage certificate authenticated by NSO with attached receipt. Paano naman po pagkasal kami pero naghiwalay din kami? Kasi hindi na kami masaya sa isa't isa. Nangiliwa kasi siya eh. Kaya ayon, for the go, nilagay ko sa mga document ko ay single ako. Ipapabago po sa inyo yan kasi ang nakalagay pa rin sa marriage certificate nyo ay married pa rin kayo. Kaya kailangan nyo pong baguhin yan. Guys, may bago na ngayon, 26 years old and above, kailangan nang kumuha ng Senomar. Kphilangan nyo din ng pag-ibig, PhilHealth, TIN ID, Postal ID, Voters ID. Paano po pag walang Voters ID kasi hindi naman po ako rehistradong botante? Hindi rin ako botante guys, kaya kumuha ako sa Commission on Election sa may Intramuros ng Non-Ability of Registration Record. Mabilis lang naman kumuha nun guys, huwag kayong ma-stress. Huwag nyo din kalimutan guys yung resume nyo. Para naman sa mga ex-Taiwan, all ARC and all passport with entry and exit visa. Dapat din ay fully vaccinated ka. Yung ibang company nire-require talaga nila na may booster shot. So pag ganun, need nyo talagang magpa-booster shot. Guys, pag may mga mali pala sa mga documents nyo, letter, birthdays, ayusin nyo muna para hindi kayo maabala kapag nag-apply na kayo. Mas maganda din guys kapag nag-apply kayo ay kompleto na yung requirements nyo. Para for the go kapag na-select na kayo. Kung litong-lito pa rin kayo matapos lahat ng sinabi ko, dalhin nyo na lahat ng mga requirements na meron kayo para sure na kayo. So yun lang guys, thank you for watching. Kapag may question kayo, comment down below na lang para masagot natin. Share nyo na din tong video natin para hindi mahirapan yung ibang kababayan natin gustong mag-apply. Follow nyo na din ako sa TikTok, Facebook, and Instagram. Meron din pala akong YouTube account, guys. Like and subscribe! Yun lang! Thank you, guys! Be positive in life and always choose to be happy!